Bakit naging masama si Paris Tunghill? Pag-usapan natin yan mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, itatalakayin natin ang ikalawang kabanata sa sagutan ni Paris Ton at Jing Freaks. At sabi nga ni Jing, napakasama mo talaga, at sagot naman ni Paris Tunghill na ang sakit mo naman magsalita. Pero may point ka naman, kaya okay lang sa akin yun. At dagdag niya pa, na ang mga tao kasi sa ating mundo, naghahangad palagi ng pagmamahal o pag-ibig sa bawat isa. At dahil sa pag-ibig kaya sumasaya ang kanilang buhay. Pero para sa akin kasi, kapag may tao na nagagalit sa akin, o nasusuklam sa aking pagkatao, doon naman ako nakakaramdam ng labis-labis na kasiyahan. At itong si Paris Ton nga mga idol, parang baliktad sa personalidad ng ibang tao, dahil ang karamihan naman talaga, ayaw ng may kaaway, o may nagagalit sa paligid nila. Dahil mas masarap mabuhay pag walang kaaway, o walang galit sayo. Kaya pag-ibig sa kapwa-tao ang dapat ipairal, dahil diyan nakukuha ang kasiyahan para sa karamihan. Pero kay Paris Ton nga, hindi ganyan ang tunay na kasiyahan. Dahil para sa kanya mas maganda na mabuhay, nang merong puot at galit sa iyong mundong ginagalawan. Meaning lang mga idol, ayaw ni Paris Ton ng pagmamahal at katahimikan. Dahil ang gusto niya ay magulong mundo, na punong-puno ng galit sa bawat isa. At sabi niya pa kay Jing, nasisiyahan din akong saktan ng mga taong malapit sa akin, at mga mahal ko sa buhay. Sabihin mo nga Jing, nakakaiba bang ugali ang ganon? Sabay ngiti ulit siya dyan ng nakakakilabot. Dahil ang kanyang muka, super creepy na at ang kanyang mga mata naman, sobrang itim na itim. At sagot nga lang ni Jing sa kanya, nakadepende yan sa mga kilos mo at gagawin, pero ang mga pinagsasabi mo sadyang kabaliwan. At lilinawin ko lang sa'yo, na hindi tayo magkapareho sa persona na yan. Dahil si Jing mga idol, may kabaliwan din, pero iba ang kabaliwan niya kumpara kay Paris Ton. Dahil ang kabaliwan ng alamat na hunter, yung tipong pupunta siya sa isang lugar, na walang bahid ng takot, at wala siyang pakialam kung makabalik pa siya ng buhay o hindi na. At hindi niya naman ginagawa ang kabaliwan ni Paris Ton, na manakit ng ibang tao, o kahit sarili niyang pamilya. Hindi yan kayang gawin ni Jing Freaks. Dahil kapakanan nga ng karamihan ang palagi niyang iniisip. Dahil kaya rin siya nandyan, para bantayan ang masasamang plano ni Paris Tunghill at Beyond Net Aero. At ang pagkaparehas lang ng dalawa sa kabaliwan, yung pagpunta nila ng Dark Continent na walang bahid ng taakot. Dahil kaparehas ni Jing si Paris Ton na wala rin pakialam sa kanyang buhay, maging kapalit man ng kanilang gagawin ay kamatayan. At isa pa mga idol dahil sa mga binitawang salita ni Paris Ton. Mapapaisip talaga tayo ngayon, kung bakit sobrang sama ng kanyang pagkatao. Ano ba ang meron sa kanyang nakaraan, bakit ka siya sumama ng ganyan? Maari kaya mga idol, na meron siyang pinaghuhugutan sa nakaraan. Na isang masalimuot na pangyayari, na hinding-hindi niya malilimutan. At yun ang nagpabago sa kanyang pagkatao. Maari din naman na likas na masama si Paris Ton. Pero kung ako ang tatanungin mga idol, para sa akin, merong siyang galit sa nakaraan na kinimkim sa kanyang damdamin. Na mapahanggang ngayon dala-dala niya sa kanyang puso't isipan. Pero hindi ko pa sigurado, ang eksaktong dahilan. Pero sa aking theory, maaring isang malungkot na pangyayari sa nakaraan ng kanyang buhay, ang dahilan kung bakit siya sumama ng sobra ngayon. Maari na nakaranas siya ng matinding paghihirap, nung mga panahon ng kabataan niya, pwedeng emotional o physically ang kanyang pinagdaanan. At dahil sa hirap at sakit tumatak sa kanyang puso't isipan, ang puot at galit. Na nagresulta ng karumal-dumal na kasamaan na kanyang tinataglay ngayon. Dahil kung rereviyahin natin, yung sinabi niya,
na hindi siya tulad ng ibang tao, na nagiging masaya lang dahil sa pag-ibig o pagmamahal na kanilang nararamdaman. E siya ay kabaliktaran, dahil ayaw niya ng pagmamahal o pag-ibig sa kapwa. Dahil maaring hindi naman siya, nakaranas kanino man ng pagmamahal sa nakaraan. At puro sakit at hirap lang ang kanyang naramdaman. Kaya nasabi niya kay Jing, na natutuwa siya pag may nagagalit sa kanya. Dahil gusto niyang iparanas sa ibang tao, ang puot at galit na kanyang naranasan sa nakaraan. Kumbaga mga idol, kaya siya nagsasaya pag may galit sa kanya, dahil sa pamamagitan nito, inararamdaman niya ang saya pala, na iparamdam sa iba ang sakit na kanyang naramdaman. At ang isang patunay mga idol, kung bakit nasabi ko, na merong masalimuot na nakaraan si Paris Tunhill. Dahil kung papansin ninyo mga idol, ang walang emosyong muka, na minsang pinapakita niya sa serye. E isa yan sa mga sinyales, na naging manhid na ang kanyang sarili, sa hirap ng kanyang dinanas o pinagdaanan sa kanyang masamang nakaraan. At ang naging resulta nga niyan, ang pagiging walang emosyon ng kanyang mga mata. Kahit galit na sa kanya ang isang tao, e parang wala lang ito kay Paris Tan. Dahil ang galit sa mundo at hirap inaranasan niya na lahat. Kaya baliwala na sa kanya ang galit ng ibang tao, at yan ay kasiyahan na lamang para sa kanya. At kung mapapansin nyo rin mga idol, e maliban sa pinapakita niyang walang emosyong muka, e kapansin-pansin din ang bigla ang pagbabago ng kanyang mga mata. Kung saan ito ay nagiging dark ng sobra, na parang punong-puno ng karimlan. At talagang nakakatakot mga idol, pag ganyang mga mata ang kanyang pinapakita. At kung bakit naman ugali ni Paris Tan, nasaktan ang malalapit sa kanya at mga mahal niya sa buhay. E isang dahilan lang ang nakikita ko mga lodi. Dahil si Paris Tan ay hindi nakaranas ng pagmamahal sa kanyang mga mahal sa buhay. Dahil maari na ito pa ang nanakit sa kanya sa nakaraan, kaya ganun na lamang ang kanyang kasamaan ngayong kasalukuyan. Dahil nakita niya sa reality ng mundo, ang malaking pagkakaiba ng kanyang natatamasa sa ibang tao. Dahil ang simbolo pala ng pamilya ay pag-ibig o pagmamahal. Pero bakit siya eh hindi niya maramdaman ang pag-ibig sa tinatawag na pamilya? Dahil sila pa mismo ang nananakit sa kanya. At iyan ang maaring dahilan mga idol, kung bakit si Paris Tan, ay nagsasaya na saktan at pahirapan ang kanyang mahal sa buhay. Dahil nagising siya sa katotohanan, na ang kanyang sarili lang ang tutulong sa kanya. At dahil sa puot at galit, e doon na tuluyang sumama ang kanyang pagkatao. At sa kanyang mga ngiti, e pilit niyang tinatago ang kanyang masamang nakaraan. Pero syempre e lilinawin ko lang bago tayo magtapos, e hindi pa ito sigurado, dahil ito lamang ang aking personal theory kung bakit naging masama si Paris Tunhill. At hindi pa tayo sigurado ngayon, kung dati rin ba siyang mabuting tao, at bigla na lang naging masama. At syempre e pwede rin talaga mangyari, yung isa pang senaryo, na si Paris Tan pala ay likas na masama, dahil isinilang pala talaga siyang masamang nilalang. At abangan na lang natin mga idol sa dalawang senaryo, kung ano ang mangyayari sa darating na serye. Dahil hanggang ngayon talaga, e nananatiling misteryo ang pagkatao at tunay na layunin ni Paris Tunhill. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, e sana ay huwag nyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e sana ay huwag nyong kakalimutan mag-subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!